evening mga kasicho. Welcome muli sa akin channel, sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa gabing ito, ang ikwento ko sa inyo ay tunay na adventure ko sa Mount Romelo, Buruwisan Falls. Mga kababalaghan na aking naranasan. That was 2017 nung pumula ang buwan. Doon ko naranasan ang maraming kababalaghan na nakatago sa Buruwisan. Noong nabubuhay pa ang kapatid kong si Bernie, nag-usap kami. Ang sabi niya, challenge kita, Kuya Tony, umakyat ka ng bundok solo flight. So naisip kong mag solo flight sa bundok. Tinaiming ko na may blood moon noon dahil inaasahan ko ang maraming iba't ibang klase ng insekto ang aatak sa amin. So yun ang aking pinaka-aabangan. So nung umakyat ako ng Mount Romelo, tag-ula noon, mabuting bumabaon ang paa ko hanggang tuhod. So dumating na ako dun sa camp, nandun na ako. Nung gabi niyon, tinawagan ko pa yung kapatid ko, buhay pa. Sabi ko, ba't ang tagal namang pumula ng buwan? Di, nandiyan na yan, sabi niya. Pupulo na yun. Eh, tumitingin ako sa gawing kanan ko, yung pala yung buwan ay lumilitaw dito sa may gawing kaliwa. So, biglang nang makita ko, kasi medyo madilim na nga nung gabi na yon. Nung makita ko, sabi ko, ayun, nakita ko na ang buwan. Kulay pula nga. Sabi ko, ano mga oras ito o lililiwanag? Sabi ng kapatid ko, mga 10 o'clock kuya, liliwanag. So nagbabantay ako, meron akong tent doon. Pero hindi ako nag-bonfire kasi basa, wala akong makuhang kahoy na tuyo. So nagbantay ako, pero dahil medyo matagal nga yung pagpula, yung talagang maging eclipse na total blood muna, binayaan ko lang, ginawa ko kumain agad ako. May flashlight akong dala, kumain ako. So binabantayan ko sa itaas, tumitingin ako kung nasan yung ano, yung pula na buwan. So nung mag-total blood muna siya, tahimik na tahimik ang paligid. Tapos madilim, kasi madilim talaga eh. Eh ngayon, doon sa dilim na yun, nandun ako sa campsite, ako'y nag-iisa lang doon sa campsite. Doon sa other side ng campsite, sa kabila ng ilog, may tatlong tao ron. Pero malayo yun. Baka more than 100 meters ang layo. So madilim din doon kasi walang kuryente doon sa buong. So nandun ako sa paborito kong pwesto, rinig na rinig yung bagsak ng Buruwisan Falls. So nung gabi na yon, parang may naririnig ako nag-uusap na tatlong tao. Tinignan ko, parang may tao rito nag-uusap. Eh bababa yun, kita ko may tatlong anino, siluwit lang na anino na medyo maputi. Parang gusto ko nang pumunta ron para makita ko, dahil sabi ko baka may dumating na mga ibang mountaineers nung gabi niyo. Pero hindi ko na inintindi, siya nag-aalanganin ako eh. Sabi ko parang wala eh, parang iba. Pero basta nakikita ko yung silhouette ng tatlong aninong dito sa baba. So mga 50 meters ang layo or more. Ay, hindi na ako bababa kasi ubod ng dilim na talaga. So ngayon pumasok na ako dun sa tent ko kasi nga sabi ko ang tagal namang mawala ng pula ng buwan na to. Naiinip ako. So labas-masok ako sa tent. Pag-iihi ako, titingala ulit ako, titingnan ko. So nung unti-unti nang bumabalik uli yung buwan para maging puti. Kasi magiging puti uli siya eh. So umaalis na uli ngayon yung eclipse, yung kulay pula. So ang tagal. Kala ko, sabi nung kapatid ko, hindi, mga 10 o'clock. Ano na yan? Eh, lampas na ng 10 o'clock. Magmi-midnight na yun. So ngayon siguro, yung mga tansya ko, baka mga mura, hating gabi na talaga, as in. Nandun ako sa loob ng tent. So ngayon, biglang lumiwanag na yung buwan dahil nag-pull muna, nawala na yung kulay pula. So yung
yung silver remote, yung liwanag niya tagus doon sa loob ng tent ko kasi manipis lang yung aking tent. So nung maliwanag na yung buwan, may narinig akong mga ibo na lumilibot sa ibabaw ng tent ko, umuhuni. Sabi ko, ibang klase itong ibo na ito. Kanina pa itong ikot ng ikot dito. Tapos maya-maya, may narinig naman akong sumisit-sit yung gumagano naman. Gano'n sa akin. Ay, kung sino naman, wala nang ibang tao rito. Tapos may humahalakhak. Yung parang kumamasa loto yung parang gumagano sa akin, delikado ito. Sabi ko, engkanto na yata ito. Maya-maya naman, may humahalikhik naman. Iba naman, halikhik. Takko, sabi ko, dito na nga ba ang sinasabi ko eh. Narinig ko ba? Meron namang bumubungis-ngis. Bumubungis-ngis. Ako, sabi ko pa kayo na sinasabi ko. Lumalaki ang bibig na engkanto. So, ang daming maingay. Hindi ko namamalayan. 2 o'clock na pala ng madaling araw. Tapos marang may narinig pa akong boses ng bata, parang wala namang katao-tao dahil puro bundok yung lugar na yun. Ang bundok na yun ay talagang walang tao kahit isa. Walang sino man maikong makikitang tao doon. Tahimik na tahimik. Yung mga bandi ko alam na, yun nga, 2 o'clock na pala ng madaling araw, may narinig naman ako na nagpupukpuk ng kawayan. Wala naman tao magtataga ng kawayan, magbibiyak ng kawayan ng alas dos ng madaling araw. Ang layo ng tunog galing sa bundok kasi pag tanaw mo doon yung mga bundokin, kitang-kita mo. May nagpupukpuk ng kawayan. Tapos yung ibon walang tigil ng kaiikot doon sa ibabaw ng tent ko. Rinig na rinig ko rin yung lagaslas ng buruwis ang pulse kasi doon ako sa medyo malapit doon. Kaya sabi ko, ano ba ito? Ito na nga ba ang sinasabing engkanto? Tapos, ang ginagawa ko, pina-flashlight ko ng aking flashlight na kulay pula. Tinitingnan ko kung ano. Tapos tumatahimik. Tapos pag bumabalik na uli ako sa tent, may nagtatawa na naman. Yung hindi mo maiwating kung ano yung mga tinatawa na nila ako o pinaglalaroan nila ako. Hindi talaga ako makatulog. Tapos nung mga isakto siguro, mga alas dos na or whatever, hindi ko na alam yung oras. Suddenly, biglang nanahimik na. Parang nawala na, yung pagpipiesta nung mga engkanto na yun at saka malikot. So hindi ko alam kung ano yung gusto nilang gawin o iparating sa akin. Pero yan na-experience ko talaga, na merong mga maligno at kababalaghan sa buruwis ang pulse. Ayaw ikwento kasi ng mga tao ron dahil natatakot sila na baka wala na raw pumuntang mountainers. Hindi yan totoo. Yun nga Devil's Mountain sa San Cristobal. Alam nilang marami ding doon nagpaparamdam, marami ding mga paranormal experience doon. Pero mas dinudumog ng tao. Kaya itong mga kababalaghan, engkanto maligno na naranasan ko sa Buruwis and Falls ay napakaganda. So, nung the next day na, gumising na nga ako. Pero sabi ko, isang overnight lang kasi ang good ko good for one day. Overnight tapos breakfast as uwi na ako. Nakita ko yung mag-shoot ang mountaineers doon. Sabi ko, manong saan kayo pupunta? Sabi ko yung uwi na ako, 9 o'clock ng morning yun eh. Kasi wala na akong pagkain, breakfast lang ang dala ko, wala na akong lunch, uwi na ako. Sabi, hindi, sumama na lang humuna kayo sa amin. Samahan nyo lang kami dun sa may Lanzones Falls, di namin alam. Okay, sabi ko, sige, itutur ko kayo. Kasi sabi niya, marami ho kaming pagkain, kakain na lang ho tayo ron. So sinamahan ko na sila, punta kami dun sa Lanzones Falls, tapos picture-picture, yan, masaya, okay. Nung mga bandang alas dos na ng hapon, sabi namin, umuwi na tayo. At sigurado, mga 5:30, nandun na tayo sa barangay. So ito na nga, dahil medyo mabagal ang pag-aho namin, maputik, napabuslot pa ako hanggang dito sa may singit ko yung baon ng putik. Tapos kumakagat ng dilim noon, may aso. So yung aso sinundang ko.
Inabot na kami ng hapon. Akala namin 5:30 nasa barangay na kami. Pero nagkandaligaw-ligaw kami. Ngayon, kumagat na ang dilim, sinundan ko nga yung aso. Nung sinundan ko yung aso, sabi nung kaibigan ko pala, bago ko pala sundan muna yung aso, Katone, doon ka dumaan, puro pakanan ka lang. So, ang nangyari, medyo may way na napakaliwa ako, sinundan ko nga yung bangaw na aso. Aba, pagtumbo ko, yung aso papasok sa loob ng kawayanan. Hindi naman ako magkakasya nung puro tinik-tinik. Sagun na akong delikado, naligaw. Yung aso, diretso lang, nawala na. Tapos kami, umiba na kami ng daan. Kagat ng dilim noon. Ikaw, mga alas 6:30 na ganyan. Lahat ng pina-flashlight kong lugar, puro bangin. Sa lahat ng nakikita ko, pare-pareho, puro puno. Tinawagan ko si Teryo. Teryo, naliligaw na kami. Puro puno ang nakikita ko, tsaka puro bangin. Sabi ni Teryo sa akin, nakaw ka, Tony. May nagbiro na sa inyo. Doon sa may pulang lupa, kasi daw, meron daw doon tikbalang ayon sa mga tao doon. So, ang nangyari, lakad pa rin kami. At tinatandaan ko yung saging. Kapag dumating kami sa may puno ng saging na nakikita ko ron, alam kong malapit na kami sa barangay. Hindi ko alam, puro napapunta kami sa gawing kaliwa. So hindi ko na talaga alam, ligaw na kami, ninenervyos na yung dalawa kong kasama. Tapos yun, yung babae natatakot na rin, tsaka yung lalaki. So sabi ko, hindi, okay lang yan, huwag kayong magkalala, makakabalik tayo. Nung pagbaba namin, biglang may nakita kong bahay, tapos maraming parang padapuan ng manok. Tinawagan ko ulit yung kaibigan ko, si Teroy. Parin Teroy, sabi ko, nandito na kami sa isang lugar na may bahay at maraming parang mga lagayan ng manok na sasabungin. Naku, sabi ni Teroy sa akin. Katoni, naligaw kayo, ang layo niya. Kumanan ho kayo. So kumanan alay ako, kami, min. Pagkana namin, nakita ko na yung puno, ang saging ayun. Maliwanag yung barangay, yung greenhouse, maraming ilaw. Kita na namin, malayo. Ayun, tanaw na ang greenhouse. Nakauwi na tayo. Saka sila, nakahinga ng maluwag. Alam nyo ba kung anong oras na kami nakababa ng bundok? Mag-aalas 9 na. Siguro 8:30 o 8:45 na ng gabi. Sabi nga nung kaibigan kong si Teroy, ako ka, Tony, nag-adobo pa man din ako ng manok para sa'yo, kala ko umaga kang makakababa. Sabi ko, duok lang kami bumaba, pero ngayon 8:30. So naligo kami, naglinis, binipiran sarili, inihatid kami ni Teroy sa sakayan, papuntang Makati. Yan ang aking na-experience na mga kababalaghan sa Mount Romero, Buruwisan. Ayaw maniwala ng iba, o kaya hinatatakot silang ikwento ito, pero ito talagang naranasan ko noong 1987. Ito ang mga kababalaghan sa Mount Romero, Buruwisan Falls. O mga kaibigan ko, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong engkanto maligno sa gabing ito. O shout out ko muna sa aking kaibigan, si Ryan Villarreal, ang teacher at scoutmaster na nakasama ko sa scouting days namin. So, babalik uli ang scouting. Go after ng pandemic. So, mga kasityo, stay safe. At mag-exercise, magpasikat ng araw, ugas ng kamay, alcohol, takip ng bibig, para masurvive natin itong pandemic na ito. At para humaba ang buhay, huwag kalimutan, lagi isma. Bye-bye.